Meron bang overpriced sa PPE? Ang sagot, wala. Anong ebidensya? Ang binili po natin is 1,716 para sa 9-piece PPE compliant with WHO standards. Ang binili ng nakaraan na administrasyon, 3,500 hanggang 3,800. Hindi po tayo nagbibintang na ang 3,500 at 3,800 ay overpriced. Pero kung hindi natin pagbibintangan na hindi overpriced ang 3,800, eh lalo naman po siguro ang 1,716. Kaya po yung 1,716, dahil ang presyo po ay 1,950 less 12% tax. Ito po ay 1,716. Bukod pa po rito, walang kahit anong down payment na binayaran. Binayaran lang po pagkarating ng PPE sa Pilipinas at pumasa sa inspeksyon at sagot din po ng importer, pati po yung transportation, insurance, and freight. Malinaw po yan. Sa batas po, sa ebidensya, there was an attempt to mislead. Bakit po? Kasi nagpakita sila ng presyo na 1,300 daw po ang PPE. Bakit ko po sinabi na misleading at the objection sa korte niyan, Your Honor, misleading? Kasi yung petsa po ng 1,300 ay petsang Hunyo. Ang pinag-uusapan natin, magkano ang PPE nung petsa ng Abril, kung saan nagsisimula ang pandemya at talagang nagugulanta ang lahat ng bansa sa daigdig kakakuha ng PPE. Siyempre po, dahil ang buwan ng Hulyo ay dalawang buwan na matapos ang Abril, dumami ang supply, kaya po bumaba ang presyo ng PPE. Ulitin ko po, kung sa hukuman po yung ginawa nila sa Senado, objection, Your Honor, misleading, and it will be sustained because ibang buwan po ang kanilang pinag-uusapan.